disaster struck. At ang Battle of Leyte Gulf ay tinaguri ang largest naval confrontation in the history of mankind. 2 seconds later. So, ito po ang mga losses ng mga Hapon sa Battle of Leyte Gulf. So, 4 na aircraft carriers, 3 battleships, 10 cruisers, 11 na destroyers, at malapit sa 14,000 na sailors at air crewmen. Sa panig naman ng Amerika, ang mga losses nila ay mas maliit kumpara sa Hapon. Ang mga losses nila ay isang light aircraft carrier, 2 escort carriers, 2 destroyers, 2 destroyer escorts, at 15,000 sailors. What? What the fuck? So, ang nakakalungkot isipin ngayon ay tuloy-tuloy ang digmaan. Ngayon naman ay sa Middle East naman ang digmaan ngayon, kung saan naglalaban ang Amerika at Iran. Nagpakawala ng 2 waves ang Iran. Missile attacks sa US bases sa Iraq. Nangyari ang labanan ito sa retaliation ng Iran sa pagkamatay ng general nila na si General Soleimani. Idadamay na rin ng Iran ang mga allies ng Amerika doon sa Middle East. Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, pati na ang Israel, na sabi nila ay pupulbusin daw nila ng mga 30 minutes ang Israel. So matindi ha, matindi. Naman sanang ganun, sana po ay hindi po magtatagal ang gerang ito, dahil ang inaasam po lahat naman ng mga tao siguro ay lasting peace, mga peace sa bawat isa. Pero hindi po natin maiwasan na magkagera dahil sa mga nangyaring hindi inaasahan. Okay. Or ang embahada ng Pilipinas sa Iraq ay nasa alert level 4 na. Okay. Mandatory repatriation na para sa mga OFWs natin doon sa Iraq. Lang yata sa Iraq ang gusto nilang ilikas ng gobyerno sa Middle East, lahat yata ng mga OFWs. Okay. So pag-pray natin po na sana ay hindi magtatagal ang ano, si Ma'am Chini, oh. Hello po. Oh, imbitahan mo sila, Ma'am Chini, na magpumasyal dito sa Ilocos Norte. Ay, oo. Oh, oh. Sobrang ganda ng Ilocos Norte talaga. Oh. Ito, bago, Stingray. Sir Maki. Pinakagwapo sa bahay namin.
Akala ko, pinagagawa pong rider. Sir Maki. Sa bahay lang? Sa bahay lang namin. Oo. Pinagagawa po sa, ano, sa nanay mo.